Hello and welcome guys! Ang topic nga natin ngayon is yung napili sa poll survey na si Hashirama Senju, ang first Hokage. Itatopic natin dito yung wood release ni Hashirama. And wait, bago nga natin umpisahan guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para mahanap mo na ang forever mo. Hashirama Senju, ang mabait na malalimaw sa lakas na God of Shinobi. Masasabi talaga na walang ni isang ninja ang kayang tumalo sa kanya sa panahon niya. Nakita naman natin si Madara na nakipaglaban sa war during 4th Ninja War. Ang halimaw na legendaring Uchiha to ay piece of cake lang kay Hashirama sa panahon niya. Nakita nga naman natin guys kung gaano kalakas ang wood style ni Hashirama. Siya lang yung natural user ng wood style at kung isasama pa ang filler, si Asura ay user din ng wood release. Note, si Yamato ay hindi natural user guys. Kasi experiment lang siya ni Orochimaru. Ang wood release ay isang Keki Genkai or merong bloodline limit at hindi lahat kaya gamitin ito. Tulad ng Nara Clan na user ng Shadow Technique. Senju Clan lamang yung may posibilidad na magamit talaga ang wood release. Pero nakita nga natin during sa panahon nila Hashirama na siya lang yung pinakita na gumagamit ng wood release. Noong time nga na una lumabas itong si Yamato ay akala nga lang ng karamihan simpleng jutsu lang ang wood style or unique lang at di kalakasan. Pero nung pinalabas na ang laban ni Madara at Hashirama, dun talaga malalaman na OMG! Kaya pala tinawag na God of Shinobi dahil sa hinayupak na lakas ng mukton release or wood release na yan. Even nga si Madara, nagka-interest dito. Hindi lang naman wood release yung kaya talaga gamitin ni Hashirama. Kaya niya din gamitin yung 5 elements at ang yin and yang release. Ang wood release or mukton ay combination ng water and earth release. By the way guys, si Muegi sa Boruto ay nakakagamit din ng wood release. Hindi siya experimental ah. Namaster niya ang change in nature sa water and earth. Ang tsuri nga sa kanya ay isa siya sa Senju Clan descendants. So easy lang guys. Kaya Hashirama lang muna tayo, okay? Guys, ni-rate ng Naruto Fandom Wikia ang overall skill at jutsu ni Hashirama ng perfect 10. Ang kenjutsu or sword technique niya ay ni-rate nga din ng 10. Kung i-compare yung skills nito ni Hashirama pagdating sa swordsmanship ay pwede siya ikumpara sa 7 swordsman o malakas pa. Kasi sa era nila ni Madara, sword combat talaga since bata pa nga siya ay nakikipaglaban na siya. Kaya nga sobrang lakas talaga nila Hashirama, Tobirama at Madara pagdating sa kenjutsu. At mataas din yung fighting sense nila dahil sa experience nila sa bakbakan sa kanilang era. Si Hashirama ang may pinakamataas na chakra reserve sa buong Naruto series. Mas mataas pa sa kay Naruto na may Kyuubi. According yan sa data book guys ha. Imagine guys kung gaano kataas yung chakra reserve ni Hashirama na nakaya niya talunin si Madara at ang Kyuubi. Mas nagiging halimaw siya pag nasa Sage Mode. Parang nagiging unlimited yung chakra pool niya. And mas higit pa ang healing power or regeneration ni Hashirama kesa sa mitotic regeneration ni Tsunade. Yan ang sabi ni Madara kay Tsunade during encounter nila sa 4th Ninja War. Ito pang matindi guys ha. Kasi kaya mag-cast ni Hashirama ng jutsu nang hindi gumagamit ng hand signs. Siya lang yung nakakagawa nito sa buong Naruto series guys. Siyempre, paano pa nga ba nabuo ang Konoha Village at ang mga gusali at kabahayan dito? Edi gamit din ng kanyang wood release. Kung nakita nyo ang episode guys, after Pain Arc, nawasak ang Konoha at halos wala talagang natirang kabahayan dito. And guess what guys, nag-cast ng jutsu si Captain Yamato. At ito nga ay ang mga bahay na gawa sa kanyang mukton. Kaso nga lang, di tulad ni Hashirama, maliit ang chakra reserve ni Yamato. Kaya madali siyang napagod. Siguro nga kung nandoon si Hashirama, eh kaya uli nila i-build ang Konoha within one day lang. Imagine,
gamit ang mukton, kaya mo gumawa ng mansyon guys. At high quality pa na wood yan. Sa tingin ko nga eh, nara na klase ng puno ang wood release ni Hashirama. Anyway, halos nga lahat ng wood release nitong ni Hashi ay pang S rank talaga. Nakita natin yung wood style deep forest emergence. Kaya niya gumawa ng kagubatan na may mga abnormal na laki ng puno. Yung wood style deep forest bloom na kaya tapatan ang 5 kages. Overpower ability ang jutsu na ito guys. Para nga lang walang minus sa chakra reserve ni Hashirama kapag ginagamit niya ito. Kaya niya din isummon ang Rashomon. At hindi lang isang gate, kundi yung 5 variant Rashomon gate. Na kaya nga nito i-change yung trajectory ng Tailed Beast Ball na may Susanoo Sword ng QB Susanoo Fusion ni Madara. Hindi lang malakas sa offensive ang wood release Kekigenkai ni Hashirama, pati din sa defensive. Tulad ng wood style, wood expulsion jutsu na kaya sanggain yung Tailed Beast Ball ng QB. Ang wood clones na matigas pa sa Kage Bunshin ni Naruto. Ang wood dragon jutsu niya naman na nag-a-absorb ng chakra from the target. Pwede pang restriction sa galaw at kaya din ito pasabugin ni Hashirama. At kaya nga din i-fuse ni Hashi ang dragon na ito sa wooden golem niya. Ang wooden golem ni Hashirama guys is hindi isang ordinary lang na summon. Kasi according sa 4th data book, during battle ni Hashirama at Madara, pantay lang ang lakas ng wood golem at ng nine tails. And naaalala nyo ba yung technique ni Yamato na pumipigil sa chakra ng QB ni Naruto? Ang tawag sa jutsu na yon ay Hokage style elder jutsu, 10th edict on enlightenment. Ginamit nga ito directly ni Hashirama sa QB, gamit nga nitong summoning niya na wooden golem. Imagine guys, wood release summoning jutsu na kasing lakas ng pinakamalakas na tailed beast na si Kurama ang level ng summoning na yon. At pag ginamit naman ni Hashirama yung sage mode, ay kaya niya naman isummon ang True Several Thousand Hands or Shin Susenju. Tulad ng kay Netero na 100 type Guanyin Bodhisattva. Naisip nyo din ba to guys? Kung napanood nyo yung laban ng Netero at King of Ants sa Hunter x Hunter. Merong 1,000 fist ang True Several Thousand Hands sa pangalan pa lang nito guys. At bawat kamay guys ay kaya nitong pigain ang QB. Ang laki nito guys ha. Nakita nga natin nung time na umatake ang QB sa Konoha. At higante talaga ang QB. Pero sa True Several Thousand Hands ay parang naging kuting ang QB. At syempre mas malakas ito ng several thousand times sa QB. Ikaw kaya paghahampasin ng 1,000 giant wood hands. At mas malakas pa nga ito sa Susanoo QB Fusion ni Madara. Kaya i-deflect ng kahoy na budha na ito ang Tailed Beast Bomb at ang Wind Slash ng Susanoo. Ganito ka-powerful ang wood release Kekigenkai ni Hashirama Senju. So guys, ganito ka-powerful ang wood style ni Hashirama. Siya lang yung natural na wood style user. Si Yamato kasi is weaker version at maliit lang kasi yung chakra reserve niya. And si Muegi guys, yung churi nga sa kanya is isa siyang senju. Kasi maraming natirang senju from generation to generation. Baka isa yung pamilya niya sa senju clan. And guys, hinati ko pala itong topic na ito ah. Abangan nyo yung dugtong nito na Hashirama cells. Kasi sobrang haba pag iisahin ko lang. At apektado kasi yung quality ng video graphics natin. So guys, kung nagustuhan nyo man ang video ito ay i-hit nyo na ang like button
para mas ma-motivate pa akong gumawa ng magagandang topic tulad nito. And shoutout pala kay Andre Julio Rian, Gian Andre Pascual, Aloy YT, Joshua Andre Bagonok, Karin Borja, UNO Plays, Obsidios, Clint Pablo, J-Mag, Giancarlo De La Cruz, Rolex Gen Transport, Carl Gaming from YT, Cedric Talan, Enzo Animation, Rainiel Calalo, Jaira Capilan, Maiko Belbez, George Ayan Rivera, Mark Allen Badilla, Marvin Villaril Venus, Cyril Jen Bendanio, Zen MCYT, Sky Ninja, Archie Gonzalez, Cedric Sdoy TV, Cetro GPH, Dairot Gamer, Rainier Colarte, and Grace Montargo. Ang karugtong nito guys ha, is yung Hashirama Cells at yung churi about kung paano namatay itong si Hashirama. Pero churi lang yon guys. Maraming salamat sa supporta nyo guys. Keep safe and God bless. Abang lang po mga lods. Love you. I'm out.